Second floor na po ito. Lagpas tao na po. Sobrang lakas ng alon. Sobrang lakas na ng ulan. Pag-ulan na naman mga ka-high five. At sa buwan ng Agosto, kadalasan nagsisipasukan sa Philippine Area of Responsibility ang mga malalakas na bagyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Mula sa malalakas na hangin hanggang sa mapaminsalang storm surge, ang mga bagyong ito ay nag-iwan ng malaking marka sa ating bansa. Irarank natin sila mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Simulan na natin. Bagyong Glenda, Ramasun, 2014. Simulan natin ang ating listahan sa pang-sampu. Ang Bagyong Glenda, kilala rin bilang Ramasun. Tumama ito sa Katimugang Luzon noong Hulyo 2014 na may lakas ng hangin na 260 km per hour o 160 miles per hour. Ang Glenda ay nagdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura at agrikultura at nakaapekto sa milyon-milyong tao. Nagresulta ng mahigit 100 na pagkasawi ng maraming tao. Bagyong Frank, Fengshen, 2008. Sa Pangsiam, nandito ang Bagyong Frank, kilala rin bilang Fengshen. Noong Hunyo 2008, nagdala ang Frank ng hangin na umaabot sa 250 km per hour o 155 miles per hour na nagdulot ng malawakang pagbaha at landslide, lalo na sa mga rehiyon ng Visayas at Luzon. Nagresulta ito sa mahigit 1,300 na pagkasawi. Marami rito ay dahil sa paglubog ng MV Princess of the Stars. Bagyong Reming, Durian, 2006. Pangwalo naman sa listahan, ang Bagyong Reming, kilala rin bilang Durian. Noong Nobyembre 2006, tumama si Reming sa rehiyon ng Bicol na may hangin na 250 km per hour o 155 miles per hour. Nagdulot ito ng mapaminsalang lahar mula sa bulkang Mayon na nagresulta sa malaking pagkasira ng ari-arian at buhay. Mahigit 1,000 ang nasawi at malawak ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Bagyong Ruping, Mike, 1990. Sa pangpito, ang Bagyong Ruping, kilala rin bilang Mike, tumama ito sa gitnang Pilipinas noong Nobyembre 1990 na may lakas ng hangin na 275 km per hour o 170 miles per hour. Nagdulot ito ng malawakang pinsala, lalo na sa rehiyon ng Visayas, at nagresulta ng mahigit 700 pagkamatay at libu-libong nawalan ng bahay. Bagyong Ompong, Mangkhut, 2018. Panganim naman ang Bagyong Ompong, kilala rin bilang Mangkhut. Noong Setyembre 2018, tumama si Ompong sa Hilagang Luzon na may lakas ng hangin na 285 km per hour o 180 miles per hour. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa mga pananim at nagpasimula ng malalaking landslide na kaapekto sa mahigit 3 milyong tao at nagresulta ng malaking pagkalugi sa ekonomiya. Bagyong Pablo, Bofa, 2012. Panglima, ang Bagyong Pablo, kilala rin bilang Bopa. Tumama ito sa Mindanao noong Disyembre 2012 na may lakas ng hangin na 280 km per hour o 175 miles per hour. Ito ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Mindanao, nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Mahigit 1,000 ang namatay at marami pa ang nawawala. Bagyong Juan, Maggie, 2010. Sa pangapat, ang Bagyong Juan, kilala rin bilang Maggie. Noong Oktubre 2010, tumama si Juan sa Hilagang Luzon na may lakas ng hangin na 290 km per hour o 180 miles per hour. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa agrikultura at malawakang pagbaha. Nagdulot din ito ng landslide na nagresulta ng maraming pagkamatay. Bagyong Ferdy, Meranti, 2016. Sa pangatlo, ang Bagyong Ferdy, kilala rin bilang Meranti. Tumama ito sa Hilagang Pilipinas noong Setyembre 2016 na may lakas ng hangin na 300 km per hour o 190 miles per hour. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa mga isla ng Batanes kung saan maraming bahay at gusali ang nasira. Bagyong Rolly, Goni, 2020. Ang pangalawa sa listahan, ang Bagyong Rolly, kilala rin bilang Goni. Noong Nobyembre 2020,
Tumama si Rolly na may lakas ng hangin na umaabot sa 315 kilometers per hour o 195 miles per hour. Isa ito sa pinakamalalakas na tropical cyclone na naitala. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha at landslide lalo na sa rehiyong Bicol at nakaapekto sa mahigit 2 milyong tao. Bagyong Yolanda! Hayan, 2013. At syempre ang nangunguna at talagang hindi malilimutan ng mga Pilipino, ang Bagyong Yolanda, kilala rin bilang Hayan. Tumama noong Nobyembre 2013, nagdala si Yolanda ng hangin na umaabot sa 315 kilometers per hour o 195 miles per hour na nagdulot ng malawakang pinsala lalo na sa lungsod ng Tacloban. Maraming lugar ang hindi naman dating binabaha ang pinalubog ng bagyong ito dahil sa walang tigil na buhos ng malakas na ulan na tumagal ng 24 oras. Nagresulta ito sa mahigit 6,000 na pagkamatay at milyon-milyong nawalan ng tirahan. At ang estimated total cost damage ng bagyo ay umabot sa 10 billion Philippine pesos ayon sa NDRRMC. Ang mga bagyong ito ay nagpapakita ng lakas ng kalikasan at ang katatagan ng mga Pilipino. Habang patuloy na nagbabago ang klima, mahalaga na pag-ibayuhin natin ang ating paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Maaring ikwento lamang ang inyong mga karanasan sa bagyo at maaring ikaw ang mapili for our 1K monthly winner. Mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa inyong entry at sa marami pang informative videos. Ingat po tayong lahat mga ka-high five!